Pag-IBIG member ka ba? At nais mong magkaroon ng account sa MP2 na ini-o-offer ng Pag-IBIG Fund? Ngunit hindi ka makapunta sa Pag-IBIG offices or branch? Maaari ka pa din makapag-create online. Sa video na ito ay tuturuan kayo ng simpleng step kung paano gawin ito. Bilang suporta mga kapag-ibig, ay mag-subscribe sa atin channel at hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Sa iyong mobile phone, hanapin ang iyong browser katulad ng Google. I-search ang website ng Pag-IBIG na www.pagibigfund.gov.ph. Ito ang official website ng Pag-IBIG Fund. Makikita mo dito ang iba pang benefits ng ahensyang ito. Upang tayo ay makapag-create ng MP2 account, sa bandang ibaba ay hanapin ang MP2 Enrollment System. Matapos na mahanap ito, upang tayo ay makapasok sa enrollment system ay i-click ito. Sa pag-e-enroll ng MP2, ay kailangan ni-input ang Pag-IBIG number, last name, first name, at date of birth. Bago tayo mag-input ng ating detalye, ay kailangan natin baguhin ang setting ng ating browser. Dapat ma-view natin ito as desktop site. Upang ma-view natin ng maayos ang system, sapagkat kapag hindi naka-desktop site, ay hindi natin makikita ang mga ini-input natin na detalye. Matapos na may desktop site ay ilagay na ang mga hinihinging detalye. Tulad ng Pag-IBIG number o MID number, ito ay ang number na nagsisimula sa 1. Kung wala kang hawak ay maaari mong ma-retrieve ito, sundan lamang ang suggested video para dito, o kung ang alam mong number ay nagsisimula sa 9, ay track ang number pa lamang ito. Makikita mo din ang paraan ng pag-retrieve ng MID number gamit ang track ang number sa mga suggested videos. Ilagay din ang apelyido at pangalan na naka-register sa account mo sa Pag-IBIG. Ilagay din ang petsa ng kapanganakan. Ang mga impormasyong ito ay dapat match sa registration ng Pag-IBIG number na ni-registered mo. Anumang discrepancy ang makita, ay ang maaaring maging dahilan ng di pagpatuloy ng enrollment mo sa MP2. Matapos na ma-input ang mga hinihinging detalye, ay kailangan naman i-enter ang code na makikita mo sa bandang ibaba. At i-click ang submit para makapagpatuloy sa ginagawang enrollment. At matapos na ma-click ang submit ay makikita mo rito ang iba pang detalye ng iyong account sa Pag-IBIG. Tulad ng TIN o Tax Identification Number, Present Home Address, Mobile and Telephone Number, Email address. At company or employer name and address.
i-check ang mga ito kung tama, at kung okay naman ang lahat, ay tumingin naman sa gawing kanan ng enrollment system, dito ay makikita mo na mayroon kang dapat sagutan pa. Ang mga impormasyon dito, ay napakahalaga sapagkat ito ang bubuo ng MP2 account mo. Marami sa mga nag-create ng MP2 through mobile phone ay nahihirapan sa part na ito, dahil sa di nila makita o nakita ang in-input nilang mga detalye, kaya muli nating uulitin, na bago pa lamang pumasok sa enrollment system ay dapat naka-desktop site na ito. Una, ay ang nais mong monthly contribution. Ang monthly contribution mo ay hindi dapat bababa sa amount na 500 piso. Kadalasan, ang nilalagay lamang dito ay 500 piso, sapagkat pag nakapag-create ka na ng MP2 ay maaari mo namang dagdagan ito. Dahil sa ang MP2 ay savings, hindi mandatory ang monthly contribution, walang due date, sapagkat ang pinagbabasihan dito ay ang transaction date kung kailan ka nagbayad. May mga members na naghuhulog as one time, at iniiwan na lamang ito hanggang mag-mature. May mga members naman na paputol-putol ang contribution, ang mga ganitong sitwasyon ay pwedeng-pwede sa MP2 sapagkat ito ay savings, tandaan lamang ang katagang, the more you save, the more you earn. Ang next naman ay preferred dividend payout. Dito ay mamimili ka kung annually or 5-year end term. Ang annually ay mas preferred sa mga members na nagwa one-time payment dahil sa malaki ang ininvest nila ay malaki din ang magiging dividends earned na applicable na withdrawin yearly. Dito ang iyong dividends earned ay nakabase lagi lamang sa inipon o inihulog mo. Sa 5-year end term naman, ang mga naihulog mo at dividends mo yearly ay compounded. Na maaari mo lamang withdrawin sa ika-limang taon ng iyong account, ang simula ng iyong 5-year term ay nagbabase sa unang date of transaction o payment. Pindutin mo lamang ang napiling mong dividend payout mode. Ang sumunod ay mode of payment tulad ng salary deduction, over the counter at through any accredited Pag-IBIG collecting partners. Sa salary deduction, dapat ma-check mo muna kung ang nakalagay na detalye sa enrollment system ay ang kasalukuyang employer mo, siguraduhin din na ang employer na pinagwo-workan mo ay nagre-remit ng MP2 para sa kanilang employees. Ang over-the-counter naman ay sa mga Pag-IBIG branch na malapit sa inyo, ipinapayo na kung ang ide-deposit mong pera ay more than 500,000 ay sa branch mo ito ideposit sapagkat ito ay tatanggapin lamang through check at hindi cash. At ang collecting partners naman ay katulad ng GCash, Paymaya, DiscArtec, Bayad Center, at iba pa. Maalin man ang iyong piliin ay maaari ka pa din magbayad kahit saan na may Pag-IBIG MP2, kung nagpapa-salary deductions ay pwede ka pa din mag-individual payment as additional sa mga collecting partners or OTC. At ang last ay ang source of income, piliin mo lamang kung saan ang gagaling ang kinikita mo. Matapos na i-entry ang mga hinihinging detalye, i-click naman ang submit, at hintayin itong mag-loading. After na ma-click ang submit ay automatic na mag-generate ang isang PDF file na modified Pag-IBIG 2 enrollment form.
Ang form na ito ay maaari mong ma-download upang magkaroon ka ng kopya. Sa form na ito ay naka-indicate ang mga detalye na na-submit kanina, dito din makikita ang pinakamahalagang impormasyon ng MP2 account mo. Ito ang MP2 account number. Ang numerong ito ay nagsisimula sa numerong 5 na binubuo ng 12 numero. Ito ang number na gagamitin ng employer mo sa pag-re-remit ng iyong MP2, maging sa pag-re-remit sa over-the-counter at sa mga collecting partners ay ito ang gagamitin. Sapagkat sa regular contributions o Pag-IBIG 1, ang ginagamit sa pag-re-remit ay ang Pag-IBIG MID number. Matapos na magkaroon ng MP2 account number, ay maaari mo na siyang bayaran kung saan mode mo gusto, hindi mo na kailangan pang pumunta sa Pag-IBIG branch para i-submit ang enrollment form, ngunit kung magpapa-salary deduction ka ay kailangan mong bigyan ng kopya ng enrollment form ang employer mo para makapag-remit sila. Ito ang simpleng paraan ng pag-create ng MP2 online. Sa marami pang updates, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ang inyong lingkod Pag-IBIG. Lohoya.ph